Magandang araw, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Here and abroad, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Meron tayong pag-uusapan ngayon mga interesanteng topic sa boxing, sa MMA at sa triad. Mga i-discuss din natin yan dito sa channel na ito. So abangan niyo lang, stay tuned hanggang sa dulo mga idol. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more Pound for Pound Sports. So yun nga mga idol, ano, pag-usapan natin itong mga threat o mga banta, ano, na maaring mag-dethrone dito kay Crawford at saka kay Spence, lalo pat na nasa 30 anyos pataas na sila, malapit na maging over the hill, no? At itong mga to is nasa welterweight, ang iba is aakyat ng welterweight, ano? At sila nga ay may mga pambihirang skills at talagang magagaling ito. So unahin natin si Jaron Ennis na may nickname na Boots, no? 28 wins to. At out of 28, 26 doon is nanalo via KO. At walang talo. Ang height nito is medyo matangkad, no? Sa ibang mga welterweight, si Crawford is 5'8 lang, ano? Si Pacquiao nga is 5'5 and a half lang. Si Mikey Garcia, 5'6, no? 5'5 and a half din. At ito ay may 74 inch reach length, ano? Haba ng reach niya, no? So, para itong si Crawford, dahil si Crawford is may 74 yung kanyang haba ng reach, no? At ang age nito is 24 pa lang, bata pa, at napakarami pang mga promising fights na may bibigay nito, no? Sa welterweight division. Maganda rin ang pedigree nito sa amateur. At kilala ito na sinasabi nila na may unbelievable skill daw. Talagang pag napanood nyo naman ito si Ennis, talagang hahanga ka, no? So very noticeable ang mga victories nito ng mga knockouts at stoppage. Yung laban niya, laban dito kay Lipinets, no, na pinakita niya yung advantage niya, yung size at yung ability, no? Is match nga yung dalawa dahil si Lipinets maliit, no? Although si Pacquiao nga is maliit din, pero depende sa skills yan, no? So na-dominate niya ito at naging mismatch nga, tinapos niya lang ito si Lipinets, no? Tinamaan ito ng uppercut, no? At mahusay din yung overhand nito, yung pag-ano na nagagaling sa taas, na mahirap nga yan na sanggain, maliban na lang kahit na nga yung style mo is magro-roll ka, kagaya ng ginagawa ni Maidana kay Floyd Mayweather, yung laban nila is talagang nakakaland, ano? Sabi nga nila, ito yung laban ni Floyd na tinamaan siya ng maraming beses dahil hindi niya maiwasan yun, dahil kahit gumanon siya dahil sa taas, tatamaan pa rin siya, no? So mahusay mag-overhand nga itong si Ennis, no? Yung kombinasyon niya, yung uppercut, no? At pag nakalapit na siya sa'yo, ay mabibilis na magkabilang hooks naman ang ibabato niya sa'yo. At yung depensa niya, no? Makita mo yung depensa niya. Pag reset, no? Yung paa, makita mo yung paa niya talaga. Pag magaling yung isang fighter, makita mo yung paa, nag-standing position. Then magpa-fight boxing stance, no? So mag-change siya ng angle. Then close the gap, no? From the distance, using the speed, no? Yung footwork. May style din ito na hinahawi niya yung punches ng kalaban, gaganunin niya. No, pag sumuntok yung kalaban, so pag ginanun ka, madadala ka, ma-out of balance. And then, ma-execute niya. Mabibigay niya yung kanyang mga combinations. At mabilis din itong nakakalayo, using his back steps. Patras na patalon, no? Parang style nilang Mayweather na tumatalon na hindi mo manatamaan. So, na-prostrate ang kalaban dahil hindi niya maka-counter. Na... Pero kung itong kalaban niya is malapak yaw, is kahit tumalon ka dyan, isusugurin ka at bibigyan ka ng mga kombinasyon. No? Kaya nga si Pacquiao is sinasabi nila careless. No? Pero sabi nga ni Pacquiao, yung pagiging careless ko, yung nagdala sa akin sa pagiging the only 8-division world champion. So mahusay din ang counter nga nitong si Ennis dahil nag-shoulder roll nga ito. No? Pag shoulder roll niya, pag suntok ng kalaban, pag shoulder, pag tinamaan, dun, then ka-counter siya ng either uppercut, no? O kaya hook, no? So pag tinamaan ka, via perfect timing dun sa counter sa kalaban. At well-coordinated lahat ng timing, accuracy, at speed nitong si Jaron Ennis. Maganda din nga ang footwork kaya na sinabi natin kanina, no? At may diin ang mga suntok nito. Bawat bato, no? So out of 28 nga dun sa laban niya, 26 nga rito is KO. So talagang makita mo na madiin at malakas. Asset din ito yung height niya. He stands 5'10 nga, no? May 74 inch. Maganda ito pang jab. Kaya nga yung jab niya, may kita mo. He is utilizing well yung kanyang jab, ano? Within his range. Of course, range niya at mas maiksi yung kalaban. So advantage mo yun at utilize mo yan. Sabi niya, if you have it, flaunt it. And using also his quick feet forward, no?
together with the jab, no? Sabay yun. Suntok. Mabilis yun at nakakaalis siya. At mabilis din tong si Ennis, mga idol. No? At ang pinaka bread and butter talaga nito, yung accurate power jab niya to the head, to the body, no? At para, of course, yung mga jab niya lang minsan is nagiging decoy din para ma-set up niya yung straight niya o kaya yung uppercut niya or yung overhand niya. At napunta naman tayo dito sa pangalawa. Ito ay kilalang-kilalan nyo na to dahil numayagpag ito at naging undisputed ito sa light welterweight division. At ito ay si Josh Taylor, the Tartan Tornado ang tawag sa kanya. Originally from Scotland ito, Scottish itong si Josh Taylor. Ang stance ito is southpaw, no? At 5'10 din ang height, medyo talagang pang welterweight ito. Ba? 69.5 yung reach advantage niya, yung kanyang arm length. At sa welterweight division, no? At undisputed ito nga sa light welterweight division, gaya ni Terence Crawford, naging light welterweight undisputed champion. Ang record ni Josh Taylor is 18 wins. At out of 18, 13 doon is via knockout or TKO at wala itong talo. At maganda rin yung pedigree nitong si Josh Taylor at dati nga itong junior taekwondo champion. Kaya maganda rin yung background niya, yung athleticism na i-apply niya rin sa boxing, mga idol. So maganda ang depensa ni Taylor, no? Dahil habang lumalapit ito sa kalaban, hindi ito gaya ng iba na naka-expose yung chin. Ito ay nakataas malapit yaman na talagang nakataas na pag malapit na siya sa kalaban. And of course, wala namang power pa ganun. So, bababa niya yan para makatiming siya at makabigay siya ng much powerful punch kaysa ganito. Usually, mapapansin niya natin sa mga magagaling na fighters. Dahil talagang jab ang bread and butter sa boxing. Pag hindi kang magaling mag-jab at umaasa ka lang sa mga one punch, umaasa ka lang sa kung anong skill, no? Eh, sabi nga nila, jab, yan ang bread and butter para makapoints ka. At kung papipiliin ka sa best arsenal, no? Para makapoint ka, ma-knockout mo, umarak, is mas pinipili nila yung hook. Ano? Kasi yung hook is mas malapit sa mukha ng kalaban. Ito kasi makaka-atras pa siya. While dito, kapag nalapit ka, mas malapit siya sa kalaban. Ano? Kaya pag tinamaan siya, sa pool agad. No? So also, may style ito na nakikipagdikdikan sa kalaban. Ano? Talagang nakikipagdikdikan, hindi ito yung ulo ng kalaban, hindi ito yung sa kanya. At ginagamit niya yung kanyang pagbe-bend ng knee, mga ganun-ganun siya, no? Para unpredictable nga naman, no? Pwede siyang sumuntok sa baba, pwede siyang sa taas. Gustong-gusto niya yun, no? Ligyan niya ng mabilis na hook, no? At medyo ipupush niya yung siguro nagamit niya to sa kanyang pag-martial arts. Of course, nagagamit nito na ibang mga backdrop. Using his gloves and sometimes his elbow, ganyan niya. Para makapagpatama siya ng malinis at accurate at mas malakas na punches, no? Also, pag medyo mabilis din yung kalaban, style nitong si Josh Taylor, napapansin natin, is niyayakap niya yung kalaban. Of course, mabilis yan. Hindi mo masasalag kung saan saan tumatapon yan. So, ang ginagawa dyan ng mga boxers, no? Niyayakap nila yan para mapigilan yung barrage of punches, no? At mapigilan din yung momentum. At the same time, pag yakap niya, makakabato pa rin siya. So, matalino rin itong si Josh Taylor. Maganda yung palitan nila ni Regis Progais, no? Na nauwi sa isang majority decision in favor of Josh Taylor. Dahil nung naglaban nga itong si Progais, na undefeated si Progais that time, no? He was able to weigh out itong nga si Josh Taylor, including yung laban niya kay Victor Postol, no? At itong laban niya kay Jose Carlos Ramirez, no? Malaki ito si Ramirez, eh, na sinasabing tagilid daw si Josh Taylor dito, but drinap niya ito si Ramirez. First time na madrop ito sa boxing career, no? And yet, he is a threat to welterweight division. At ang pangatlong threat, no? O banta dito sa welterweight division, talagang banta ito. Sa skills pa lang nito, may kita nyo na, no? Pati yung mga boxing record niya. At walang iba, kundi si Virgil Ortiz Jr. 23 years old pa lang ito, mga idol. Ano? At talagang very promising ito. May tangka dito na 5'10". Ano? Matangka talaga. Para sa welterweight, kumpara kila Pacquiao, no? Kila Thurman na 5'7 lang, no? Kila Spence na 5'9, ano? At may 72 inch ang reach nito, mga idol. Mahaba-haba na rin po yun. Ano? At ang boxing record nito is 18 wins. At out of 18 wins, is 18 din doon is KO lahat. So 100% ang kanyang knockout to win ratio, no? At maganda talaga ang boxing pedigree nito si Ortiz. Kaya balita ko, umalis na ito kay Robert Garcia. Medyo nakakalungkot dahil under ito kay Robert Garcia, no? Dinetrain niya ito, no?
So kilala si Ortiz sa kanyang punching power, obviously naman, eh. You know, yung 100% knockout ratio. So nagpasiklab ito si Virgil nung nakalaban niya to si Egidius Cavalyascas, na kilala ito bilang Mean Machine, kaya nga parang machine ito, sugod na sugod, ang tigas ng katawan, para kasumuntok. At si Mean Machine is nakatapat itong si Terence Crawford, kung saan nakitang-kita naman na na-drop niya itong si Crawford, pero hindi binilangan ng referee, no? Pero nung tinignan is mukha talagang drinap niya itong si Terence Crawford. Pero pagdating kay Virgil Ortiz is pinatumba muna ito ng 4 na beses, no? At tinapos ng isang malupit sa 8th round at tinigil ng referee kasi nga hindi na sumasagot o hindi na maka-answer itong si Mean Machine. So TKO na siya. So ibig sabihin niyan, pag naglaban itong si Ortiz at si Crawford, although Crawford is a very skillful fighter and undisputed din at mahusay, kaya hindi mo maichopwera si Crawford. But there are analysts, there are fighters also and fans who think that if ever these two fights, at talagang malakas din itong si Ortiz, is medyo maari nga, no, matalo itong si Terence Crawford dito kay Ortiz. Huh? Dahil nga sa kanyang malalakas na jabs. Pero yung mga hooks nitong si Ortiz is talagang pamatayan. No? So lahat ng tatama sa'yo, pag na-corner ka niya, is talagang madidiin at mabibilis na hindi mo malaman kung saan ang gagaling. Ano? So medyo may nasilip lang tayo rito kay Ortiz, na medyo yung depensa niya. Kasi dapat ano yan, tandem yan. Magaling yung opensa mo at magaling yun din yung depensa mo. Si Floyd nga, yan ang bread and butter niya, yung depensa niya. Kahit hindi naman siya malakas sumuntok, depensa niya, and then yung counter niya, no? Yung combination niya, after makaka-timing siya sa rhythm ng kalaban. Pagdating naman sa depensa ni Ortiz, eh medyo itong batang ito is hindi ganun kahigpit. At may mga butas na pwedeng pasukin ng kalaban at maari niyang ikatalo, mga idol. No? Fire at will itong si Ortiz. Talagang kung gusto niyang bumato, babatuhan ka niya. No? At magaling din siyang tumayin. At very relentless itong si Ortiz. No? Maging yung balance niya. No? Maganda siya, yung maganda yung balance niya. Makita mo yung well-coordinated yung from ulo hanggang paa. Kung paano siya gumalaw as if yung lona is kasama ng katawan niya. So, hindi siya awkward kung tumayo. No? Hindi siya, kumbaga, well-coordinated yung katawan niya, yung galaw niya. Pati rin sa punches niya, pati tapak sa ring. Yun nga lang nakikita natin na medyo mahina yung depensa niya. So, kaya nga nagdala sa kanya ito na pinakamalaking threat sa welterweight division. Kaya watch out itong si Crawford at itong si Spence. Ano, na patuloy na nag-iiwasan. Gagawa po tayo ng video dyan kasi medyo may update na sa kanila. No? Hindi ko alam tuloy sa kanilang dalawa kung sino yung nag-iiwasan. Sabi ni Spence, si Crawford daw. Kasi inofera niya na nga ng 60-40, ayaw pagdating. No? Pero ngayon, pahunting-hunting ito si Crawford. Noong nangyari kay Pacquiao na hindi naman siya pumirma, hamon siya ng hamon. Kaya hindi lang tuloy natin malaman, no? Just to hype themselves, no? Na para pag-usapan sila, no? At kilalanin. Pero ang totoo, na-inherit nila ito nung pag-aalaga nila ng kanilang zero, na ayaw nilang madungisan. So hanggang dito lang tayo, mga idol. If you like this video, give me a thumbs up. Please share this video bilang suporta sa ating channel. At please subscribe para sa hindi pa kapag-subscribe. Please support our channel para patuloy tayo makapagbigay ng mga balita, update para sa boxing, MMA at trial. So hanggang dito lang tayo. Maraming salamat muli at saludo tayo sa inyo lahat.